ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga tagaroon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante, "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas, kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo." Kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang Salita ng Diyos. Sa tiyak na kamatayan ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, "Nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo?" Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalaala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Tumugon siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip,
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Siguro dumarating ho minsan sa ating buhay yung parabang may tinatakasan tayo. O di kaya trabaho na gusto nating iwasan, tinatakbuhan, kasi pwede nating isipin na dagdag trabaho, aksaya sa panahon, aksaya sa oras, kaya hanggat maaari, sinusubukan nating umiwas, sinusubukan nating takasan, sinusubukan nating hindi maibigay sa atin yung tungkulin na iyon. Hanggat maaari, makatakas tayo, makatakbo tayo dun sa gagampanin natin, gagampanan natin na iyon. O di kaya, para naman hindi magmukha tayong tumatakbo, ay ipinapasa natin sa iba. O di kaya naghahanap pa tayo ng ibang tao na pwede nating ipagkatiwala yung trabaho na iyon. Kahit alam natin, may kakayahan tayo, o di kaya yung tao na nag-uutos sa atin ay may tiwala sa atin na kaya nating gawin yung isang bagay. Pero dahil gusto nga nating takasan, gusto nating layuan, gusto nating iwasan, tumaalis tayo o lumalayo tayo sa tungkulin na iyon. Sa ating mga pagbasa, ganun yung pinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. No? Dun sa ating unang pagbasa, narinig natin yung paanyaya ng Diyos kay Jonas dun sa kanyang misyon. Pero tinakasan niya iyon, parang ayaw niyang maging propeta. Inihikayat siya ng Diyos at tinatawag siya ng Diyos na maging propeta. Pero anong ginawa ni Jonas? Tumakbo siya, lumayo siya, umalis siya, tumakas siya. Kaya naghanap siya ng barko na lalayag at pinilit niyang takasan yung mission na iyon. Ito naman sa ating ebanghelyo, narinig natin yung talinghaga na ipinakilala o itinuro ni Jesus. Yung talinghaga ng mabuting Samaritano. Kung babalikan ho natin yung mga pagbasa na iyon, isa yung pinapaalaala sa atin. Bilang mga Kristiyano, meron tayong mission. At kung ano yung mission na iyon, hindi natin maaaring takasan. Hindi natin maaaring iwasan. Hindi natin maaaring iwan. Dahil bilang mga Kristiyano, ang paanyaya parati sa atin ay tumugon dun sa mission na iyon. Dun sa ating unang pagbasa, yung mission ni Jonas ay ipahayag yung iniuutos ng Diyos o ipahayag yung naisabihin ng Diyos sa bayan ng Nineve. Sa ating mabuting balita, sa ating ebanghelyo, nakita natin yung mission na gumawa ng kabutihan, yung mission na gumawa ng magandang bagay para sa ating kapwa. Nakita natin yung saserdote at yung levita na iniwasan yung taong nanakawan at muntik ng patayin. Ngunit narinig natin dun sa mabuting Samaritano na naglaan siya ng panahon, naglaan siya ng oras para tulungan at kahit na naglaan din siya ng kanyang kaunting kayamanan
para mapagaling yung taong nanakawan at yung taong nagulpi. At minsan yun kasi yung mahirap para sa atin. Kaya hanggat maaari, tinatakasan natin. Hanggat maaari, iniiwasan natin. Bakit? Kasi ito'y kakailanganin ng ating oras, kakailanganin ng ating panahon, at minsan kakailanganin din ng ating yaman. Pero ang paalaala sa atin ngayong araw na ito, bilang mga Kristiyano, huwag po nating takasan yung mission natin na iyon. Dahil mas malalim o mas higit pa yung ating oras, yung ating panahon, yung ating kayamanan kaysa dun sa mission na ibinibigay sa atin ng Diyos. Mas nangingibabaw yung ating mission bilang mga Kristiyano. Mas nangingibabaw yung tawag sa atin ng gumawa ng kabutihan. Kaya yung mabuti na pwede nating gawin ngayon, gawin na natin. Huwag na nating iwasan. Huwag na nating talikuran. Ibigay na natin. Ibigay na natin yung ating panahon. Ibigay na natin yung ating sarili. Ibigay natin kahit yung ating kayamanan. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat nag-aalintana. Hindi tayo dapat nagdadalawang isip. Lalo na kung ang bagay na ito ay para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating mga kapwa. Muli po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat.